Last day na ng school term ng twins, sa tara, samahan niyo kaming mag-ready for school. Pagkagising talaga, una kong ginagawa is i-open itong mga kurtina. Iba kasi talaga sa feeling pag mas maliwanag yung kwarto. And yan na din yung signal ng twins na kailangan na nilang gumising. Actually, nauna nang magising itong si Charlie. Pero si Chino, inaantok pa rin talaga. May time pa naman for cuddles, kaya nag-cuddle-cuddle muna kami dito. And unti-unti nga naming tinatry na gisingin itong si Chino. Medyo makulimlim nga pala ulit yung weather today. Pero ang ganda talaga ng mood ni Charlie. Good morning, guys! Nagpastenga nga ang mga ngiti ng bata. Excited din siya sa school. Let's go to school. For breakfast naman, after ko magprito ng bacon, nagprito na ako ng hotdogs. Tapos, magagawa lang din ako ng fried rice. Namiss ko kasi itong sinangag na merong longganisa at hotdogs. And of course, mas masarap pag meron ding egg. Madali ang luto na nga lang to kasi baka malate pa kami. And finally nga, ito na yung last day ng twins sa school term. Magbabakasyon na ulit sila for 2 weeks. And then after, summer term naman. After kumain, nagbrush na muna sila ng teeth. Hindi talaga nawawala yung mga ngiti ni Charlie kanina pa. Ako nga pala muna yung nagbabrush ng teeth nila para siguradong lahat ng ngipin na babrush. Then after, sila naman yung nagtutoothbrush ng sarili nila. I don't like it. Naligo na sila last night kaya konting hilamos at mumog na lang. Nagsusoak sila sa bath every night tapos sa umaga hindi na sila naliligo. Nagtoothbrush na din pala si Chino and then naganap na ako ng kanilang susuotin. Pag sa school talaga, kadalasan ang sinusuot lang nila is mga tracksuits. Para makapaglaro sila ng ayos and mas comfy talaga kasi to. Nung nakapili na ako ng damit, ako naman yung nag-ready. Nagtoothbrush na din ako and naghilamos. Tapos dito ko na din binihisa ng twins. Nilagyan ko lang sila ng sando sa loob para hindi naman masyado nakaka alawas pagka ito lang mismong hoodie. And para hindi din sila masyado malamigan pag naglaro sila outdoors. Si Chino talaga inaantok pa rin siya. Sabay naman silang natulog ni Charlie pero si Chino talaga lagi yung masarapang tulog. Pero minsan siya kasi talaga yung puyaters. Ayan, puyat pa more. Gusto ko talaga lagi malinis sila kahit ultimo maliit na dumi tinatanggal ko. And then after, dito ko naaayusin yung buhok nila. Ilalagyan ko sila ng wax kasi medyo mahaba na yung hair. And siguro this bakasyon sila magpapa-haircut. Nag-aantay pa din kasi kami ng schedule. Naayos ko talaga yung buhok nila para neat sila tingnan. And then nilagyan ko na din sila ng kanilang medyas and of course yung kanilang sapatos. Busy nga pala itong si Charlie. Mahilig kasi talaga yun mag-drawing kaya every morning nag-drawing siya. But ibang animals yung tinatry niyang i-draw. Sunod naman, kinuha ko na itong si Chino para malagyan ko na din siya ng shoes tsaka ng kanyang socks. Kung mapapansin niyo yung kanilang mga shoes puno ng buhangin. Naglaro pala sila kasi kahapon sa sandpit. After makapag-ready ng twins, nag-ready na din akong umalis. Nag-prepare nga din pala kami ng small gifts para sa kanilang teachers. Bumili lang ako ng isang malaking box ng chocolates to share. Tapos yung Dior and Dairy Milk para sa kanilang favorite na teacher. Paalis na din kami dito kaya nilagyan ko na sila ng coat. And na-ready ko na din yung kanilang school bag. Super ganda talaga ng school bag na to kasi ang daming malalagay. And then ready na kaming pumasok kaya lumabas na kami ng bahay. Excited nga din ang twins kasi alam nila na last day na. Kaya siguro walang toyo itong dalawang to. Pero parang ako yung mas excited kasi 2 weeks kaming hindi gigising ng maaga. Ang sarap-sarap pa naman matulog kapag ganitong malamig. Pero syempre, mag-aaral-aral pa rin kami dito sa bahay. Bago kami umalis, may hinahanap itong si Charlie. Want to see the hens. Gusto daw niya makakita ng mga manok. Want to see the hens? Yes. And dyan na natatapos ang last day of school ng twins ngayong school term.